Ayan, si Ate Jean, si Ma'am Jean. Ito yung mga sock pinagpilas. So, rose cabbage, black greens, dami. At ito yung mga house plants. Sunset, jade, aloe, philodendron, at yung jalapeno. Ito yung jade. Alopecia, Mickey Mouse, 50 lang. Syngonium, 50 lang yung mga aloe, 35 lang ata yan. Ito si Orlando Philodendron, 100. Ayan, maraming mga naka, ano, opak, ready for pick-up yan. I-share sa inyo ang aking bagong biling Red Maranta Calathea. Yan, 50 pesos na lang siya. Nabasa siya kasi umaambon dito kanina sa amin. Kaya naanggihan siya. Ito yung nabili ko sa Dangwa kay Ate Jean or kay Ate Iza. Kasi wala si Ate Iza eh. So, ayan o. Nasa gilid-gilid na lang kasi siya. Wala nang pumapansin sa kanya. Actually, 70 pesos ito. Sabi niya, pag kinuha ko raw dalawa, bibigyan niya na ng 100. So, 50 pesos each. Ayan, o. Oh. Ganyan siya ka-lush, o. Oh. Diba? Tsaka, ang dami niyang leaves sa isang stem. Maganda naman talaga yung Red Maranta. Ayan, o. Oh. Ang ganda ng pattern ng leaves niya. Unique, very beautiful. Kaya, may inganyo ka na bilhin siya. Ngayon, ipapat ko siya. Ang lakas ng ulan. Malakas ba? Hindi naman, ambon lang. So, papat ko siya ngayon. Nandito lang ako sa area na hindi ako na babasa. Sobrang basa na siya kasi lalakas yung ulan. Pagkatapos sihin to, ipapat ko siya ngayon. At ang aking potting mix na gagamitin ay ito. Yan, sa magtatanong, ito po yung potting mix ng aking Calathea or yung mga iilan kong mga houseplant. Ito ay garden soil ng Benguet, isang cup. At saka isang cup ng vermicast at marami lang yung rice hull. Mas marami yung nilalagay kong rice hull kasi maganda yung rice hull sa mixture ng potting mix natin. At start na ako. Hindi po ako magtatanggal ng original soil. Ito yung pot na gagamitin ko. Malinis na yan. Yun lang yung sa ano, hindi ko na siya matanggal. Pero okay lang yan. So ito, yan. Kasi
Kaya hindi ko siya tatanggalin dahil ang potting mix niya ay kapareho lang din sa potting mix ko. Ayan, hindi siya putik. Kapag galing Benguet, putik yung ginagamit nila. Pero kapag house plant or mga ornamental plants, hindi sila gumagamit ng yung putik. So ito, ayan, pareho lang din naman ang potting mix ko, kaya hindi ako magpapalit. Pero nasa inyo, kung kayo, hindi ganito yung potting mix nyo. Yan, no. Ganda ng ano niya, soil na ginamit niya. Same lang din sa ano, gamit ko. Yung ibang mga Calathea ko, hindi ko talaga, ano, pinapalitan. Kapag root bound na lang sila or wala nang nutrients yung kanilang potting mix, doon na lang ako nagpapalit. Kasi okay naman yung ginagamit ng mga ano Benguet pagdating sa houseplant. Hindi nila ginagaya yung potting mix ng succulent nila. So maglalagay na ako. Yan. So tipid ako sa ano, sa soil. Kasi oh, tingnan nyo oh, pareho din naman. Oh, bet ko pa papalitan. Tsaka baka manibago na naman siya. Kasi ganun yung ginagawa ko before eh. Pinapalitan ko kahit pareho sila ng potting mix. Sinatanggal ko, kinakalas ko. Ano, mas nag-a-adjust sila ng bonggang-bongga. Ang worst na mamatay sila. Kaya ang ginagawa ko, yung technique na ginagawa ko, tinitingnan ko na lang yung potting mix. Kapag pareho sila ng potting mix, pag yon ang gamit kong potting mix, hindi ko na siya ano, pinapalitan. Pinadagdagan ko na lang. Ayan. O, diba? Ganda. So, papagpagan ko na lang siya mamaya. Next naman, ito. Ayan. Ito. Urong lang natin konti. Ito rin, maganda rin ang kanyang potting mix. Ayan, no. Pareho lang. Kaya magtanggal tayo. Hindi nga pala ako naglagay ng ano, gloves. Okay lang yan. Kapag kayo mag-repot at sanay na naka-gloves, gamit kayo. Ako, naglalagay din naman ako ng gloves. Gumagamit din naman ako ng gloves sa mga ano, matitinig, cactus. Yan. Maglalagay na rin ako ng ano nito, Osmocote. Lalagyan ko na rin siya. Kasi yung mga houseplant ko, Osmocote din yung ano ko, yung fertilizer ko sa kanila. Dito. Yan. Medyo marumi yung aking lapag. Pasensya na po. Kasi maulan. Maulan siya. Kaya nagbabasa ang aking floor. Yan. Ganda. Yan. Okay na siya. So, nilinis ko na yung mga ano dyan, yung leaves na may mga lupa-lupa. Basa nga pala ang kanyang soil. Sa mga houseplant kasi, okay lang na basa yung soil nila. Hindi kagaya sa cactus and succulent, may stem rot sila. So, ito, okay lang na basa yung potting mix sa ating mga houseplant. Dahil basa siya, pwede na siyang ilagay sa morning sun para mag-dry yung kanyang soil. Maglalagay ako ng Osmocote. Ito yung aking Osmocote. Pag ganyan kadami, pag ganyan kalaki yung pot niya, 25 to 30 yung pieces na ating ilalagay. Kasi malaki yung pot niya at saka marami yung soil niya compared doon sa ating cactus and succulent. So, dito at saka dito. Dagdag pa tayo ng konti. Ayan. Okay na yung ganyan kadami na Osmocote. Medyo madami-dami na yan. Ayan sila, oh. So, dahil basa yung kanyang potting mix, ilalagay ko na siya sa morning sun. Kasama ng aking mga iilang Calathea ditong side. Ayan. Nabasa din ang aking mga Calathea kasi umuulan niya dito. So, ito yung mga Calathea ko. Ito na lang yung natira. Ito na lang yung nag-survive. Ito, may mataas dito. Morning sun dyan. Yan, nanggagaling dyan yung kanilang araw. Ayun, yung orbe ko. At ang aking rubber tree na mataas na siya. O, oh, diba? At saka yung feed leaf ko nandito rin. So, dyan ko siya ilalagay kasi morning sun dyan. So, ayan na siya. Dito ko na siya nilagay katabi ng mga Calathea ko.
ano, ang shiny ng kanyang leaves. Oh, ganda talaga ng Red Maranta. Thank you for watching, mga kagreeny. Kung love ninyo at nagko-collect din kayo ng mga plants, please like and subscribe to my channel po, Ana Duran. Shoutout muna sa aking mga old kagreeny, yung mga datihan na po na nakasubscribe sa akin. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ng aking video na hindi nag-i-escape ng ads. Mua-mua po. As always, thank you. At sa mga new kagreeny ko, mga bagong nag-subscribe sa akin ngayon, maraming salamat po at napili ninyong isubscribe ang aking channel. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye, mga kagreeny. Thank you so much.